gagawin tayo. Ito, microwave oven. Tatak Panasonic. Yung supply nito ay dito nakalagay. Hinanap ko nang hinanap. Dito pala siya nakalagay. Oh. So, ano naman siya? To 20 volts. Yan. To 20 volts. 1 to 70 watts. So, okay, try natin kung nag-yellow ba to o hindi. So, basahan lang kinabit natin. Try lang natin kung gumagana. So, may monitor siya. 1 minute. Tapos, start. So, yan, umiilaw siya. Umiikot yung ating basahan sa loob. So, dapat 5 seconds, mainit na yan. So, try natin. Stop natin. Tingnan natin kung mainit. So, wala. Nag-yelo nga talaga to. So, wala siyang init. Buksan natin. Ito. Bali, yan yung laman niya. Yan o. Transformer, kapasitor. So, sa kapasitor, mayroon pa yung isang piyesa dito na high voltage diode. So, may diode pa yan. Yan. So, yan ang tawag na lang diode. Ito, kapasitor. Ito, transformer. May pan din siya dito. Ito yung heater niya or magnetron. So, may mga limit switch yan dito. Yan. May mga limit switch yan sa pintuan niya. Tapos, ito naman yung sa control niya. So, digital yung ating unit. So, tingnan natin kung anong problema nito. Ayaw uminit. Ang una natin check ay yung heater. Titingnan natin kung buo pa yung heater, kung hindi pa short yung kanyang coil sa body ground. Pero dahil sinaksak natin to, sigurado nagkaroon ng karga yung kapasitor natin. So, ingat-ingat tayo dyan kasi mataas yung kuryente dyan. Titingnan natin kung may karga dyan. I-discharge muna natin. So, ingat-ingat. So, times 1K tayo. Times 1K. So, na-check na natin yung heater. Yung heater natin ay yan, may palo yung heater natin, oh. So, buo siya, hindi naman siya body ground. Minsan kasi ang kadalasan sira nito, short yung coil natin sa ground. So, ito okay pa. Tapos, sunod natin i-check yung kanyang coil sa primary. Yung 220 volts niya, tingnan natin kung buo. So, buo rin. Ito. Yung 220 volts dito. Ayan. So, buo din niya. May contact din siya. Sunod natin i-check yung high voltage niya. Yung ano niya. Yung supply ng heater natin. Tingnan natin kung buo. So, ayan yung supply ng heater niya. Ng magnetron. So, buo din siya. Wala din putol. Ito. Ito kasing unit na to ay wala siyang fuse. Oh. So, hindi gumamit ng high voltage fuse to. Kita nyo ba? Nakarekta yung coil niya sa kapasitor. So, walang high voltage fuse to. Pero, buo yung kanyang coil sa high voltage niya. Ground to kapasitor. Yan, kapasitor natin yan. Tapos, yung ground natin. Yan, check natin kung buo. So, buo may palo. Oh. So, good yung ating coil. Yung isang coil kasi rito, naka-body ground. Tapos yung dulo nun, nakakabit sa kapasitor. Tapos ito naman, yung isang dulo ng kapasitor natin, nakakabit naman dito yung supply ng magnetron natin. So, yan yung connection niya. Nakikabit siya dito sa kapasitor. Tapos, mag-coil siya dito, mga 6 na ikot. Tapos, yung labas nun, ito. Tapos, yun na yung magkocontact dito. So, yan yung coil. So, yung isang linya dito, dumaan sa kapasitor.
Tapos yung isang paa, yun yung coil na galing sa body ground. So check din natin yung capacitor kung hindi pa short kasi walang ano to eh. Walang fuse. So hindi naman siya short. Try natin taasan. Titingnan natin kung papalo. Reverse natin. So parang hindi pumapalo yung capacitor natin. O sira lang tester natin. Ayun, sira tester natin. Ayun, pumapalo na siya. So tingnan natin kung papalo yung capacitor natin. Ayan, pumalo. Ayan, pumapalo na. Ayan, nakakauwi pa. So ibig sabihin yan, buo yan. Kung nakakauwi yan, buo pa yan. So taasan natin yung racing natin. Tapos check natin yung diode. So bumabalik. Ito diretso. Bumabalik din. So hindi naman short yung ating diode dito. Buo yung ating high voltage diode dito. So ibig sabihin yan buo. Hindi yan sira. Pero ang problema ng unit niya, yun, yung capacitor naman natin, okay naman, umuwi naman siya. Yan. So buo yung transformer natin. May supply dito. Buo yung coil natin dito. Pero yung supply, hindi pa natin alam kung mayroon. Pero siguro mayroon yan kasi wala namang ibang dinaanan yan eh. Hindi, switch lang tapos rekta na dito. Yung relay dito. Yan. May relay yan dito para mag-contact. Pag nag-on yung relay, papasok supply dito. So pwedeng doon din yung problema niya. Mas maganda, ma-check natin. Pero kadalasan sa ganito, ang problema talaga pag ayaw uminit ay ito. So, check natin kung may supply yung ating dito. Check natin to. So, ito na. Tingnan natin kung may supply tayo makuha dito. So, naka 220 lang tayo. At 220-250. So, power on ko lang. Oven, 1 minute. Sana. But negative oven. Clear muna natin. So 1 minute on. So mayroon siyang supply oh. So may supply siya. Ibig sabihin buo yung ating supply na pumapasok sa transformer. Kaya lang ang problema ayaw niya uminit. Pero hindi naman sira yung coil natin sa magnetron. So gagawin ngayon natin, papalitan natin yung heater na ito. Kasi kadalasan, ito lang talaga ang naging problema. Pag buo lahat ng parts dito, tapos ito hindi naman sunog o hindi naman putol, hindi naman grounded, minsan ito lang talaga ang sira. Palitan natin to. So maghahanap tayo ng same tainga, yung same yung pin dito, yung kabitan ng screw, yan yung hahanapin natin ngayon. Tapos yung kanyang heater ay dito. Ay, ayun no, sunog pala yung heater oh. Kita nyo ba? Ayan no, sunog oh. Sunog yung heater niya. Ayan no. Yun, kaya pala nasira to. So sunog yun. Pero hindi naman siya nagkaroon ng body ground. Pero nasunog yun oh. Maaring sakit lang ang problema niya. Pero contact naman sa loob siya. Pero ayaw uminit. So dito, hanap mo tayo ng magnetron na kaparehas noon yun. Yun, ito yung mga stakan ko rito. So medyo okay-okay pa naman. Marami-rami pa naman tayo mga stack. So try natin maghanap. So ito, parang pwede to. Ay, iba yung socket niya sa pantay ng terminal niya. So, hindi pwede yan. Dapat yung ito. Kailangan hanggang galans ang tatak. So, galans ang tatak. So, try natin yan.
Hanap pa tayo, baka mayroon pa tayo mahanap dito na parehas. Ito. So, meron din dito, witol. Yan ang witol. So, tingnan din natin to. So, ito muna baba natin yung dalawang to. Try natin to kung gagana. So, ito pala, parehas pala sila. Oh. Ito, witol din pala to. Oh. Tapos, ito yung sa atin. Ito yung sa kanya, yung may sunog yung, yan, sunog. Oh. So, ito yung sa atin, same brand. So, try natin to. Ayan, di naman sunog yan. Dumi lang. So, try natin to kung gagana. So, ayan na, naikabit na natin. Try natin ngayon kung iinit na siya. Saksa ko lang. Tapos, set natin sa 1 minute. Tapos, start natin. Baka may mag-spark, kaya medyo lumayo tayo. Matry natin. Yun. Nag-on siya. Yun, umiikot yung pan niya. So, wait lang tayo mga 5 seconds. Yun, try natin. So, parang nangamoy na siya. Ayun, umiinit na nga siya, oh. So, heater lang talaga ang problema niya. So, mas maganda ang init nito pag binasa nyo yung basahan. Basahin natin. So, ito na. Check na natin. Hindi ko yata nakunan kanina nung tinesting ko. Start. So, umiikot na yung ating basahan sa loob na binasa natin. So, titingnan natin kung mainit yan. So, okay. Stop natin. Tapos, kunin natin yung basahan. Ayan. Kita nyo ba, umuusok siya? Ayan, o. So, ibig sabihin, mainit siya. Ayan, o. Umuusok, o. Ayan. So, okay. So, yun ang problema lang niya ay yung heater lang niya. Pero yung heater nito, dahil sira yung terminal nito, hindi na ako sure kung buo pa ito. Pero mas maganda sana kung mapalitan ng terminal ito. Pero dahil wala naman tayo pamalit dito, mayroon naman tayong isang buo na. Sa isang buo na lang tayo. Okay, hanggang dito na lang yung video natin. So, kung bago lang kayo sa akin channel, huwag kalimutan mag-subscribe. So, ang naging problema lang niya ay yung heater lang.